Manalangin po tayo. Mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, bagaman kami ay lumayo sa Diyos at namuhay sa kasalanan, ay nahabag ka sa amin. Kahit na kami ay nabuhay na hindi kinikilala ang Diyos, si Jesus ay namatay doon sa krus sa halip na kami at kinuha ang sumpa at kahatulan na nararapat ay sa amin. Binayaran niya ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Kaya salamat po sa dakilang biyaya na naghugas ng aming mga kasalanan magpakailanman. Kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon ngayon sa harapan mo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa pagpapahintulot mo sa amin na purihin ang iyong biyaya at kaluwalhatian at pag-aralan ang iyo pong salita at magkaroon ng fellowship sa banal mong pagtitipon. Naniniwala po kami na kasama ka namin kahit sa sandaling ito, kaya ingatan mo po ang bawat isa sa amin at palakasin kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay. Pakiusap, palakasin mo po ang mga churches sa buong mundo at ang mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng ebanghelyo sa kabila ng mga kahirapan sa pamamagitan ng iyong salita at mga kamay ng pag-ibig at kapangyarihan. Upang maipalaganap namin ang ebanghelyo ng Panginoon ng mahigit na katapangan at dalhin ang maraming nawawalang kaluluwa patungo sa Diyos at pahintulutan po sila na maligtas. At nawa, ang Panginoon ay ingatan ng bawat isa sa mga may sakit at mahihina at ipagkaloob mo po sa kanila ang kalusugan at pagkalooban sila ng pagkakataong mabuhay ng higit para sa Panginoon sa nalalabi nilang buhay. Kaya Panginoon, Ikaw na nagkakaloob sa amin ng mga salita na naaangkop sa aming sitwasyon at gumagabay sa aming landas, pakiusap, ipakita mo po ang iyong mga salita at kalooban na nais mong ituro sa amin sa sandaling ito at ang landas na dapat naming lakaran. Nawa ay makapagdala kami ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos na hindi kinalilimutan ito kundi iniingatan at ginagawa ang salita ng Diyos sa aming puso at buhay. Hinihiling po namin na ang Espiritu Santo ay gabayan kami sa oras na ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, Mateo chapter 5. Basahin po natin ang Mateo chapter 5 verse 10 ng sabay-sabay. Mula sa Mateo chapter 5 verse 1 hanggang verse 10. Magbabasa po ako ng isang verse at pagkatapos ay sabay-sabay kayong magbasa ng kasunod na verse. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Pinag-aaralan po natin kung ano ang ibig sabihin ng mapapalad sa chapter ng ang mapapalad sa Mateo chapter 5. Ngayong araw ang ika-anim na tema ng ang mapalad. Ang mapapalad ay sabi dito, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang malinis na puso ay isang normal na katangian ng Kristiyano. Ang malinis ay malinaw, dalisay, tapat at banal. Ano ba ang puso ng isang tao bago ang kaligtasan? Sinasabi po ng Biblia,
Sa Jeremias chapter 17 verse 9 hanggang 10, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya, ang pinakasinungaling at masama sa mga nilikha ng Diyos ay ito ay ang puso ng tao. Kaya bakit naging ganito ang puso ng mga tao? Sa Ecclesiastes 7 verse 29, ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Ang tao na nilalang ayon sa larawan ng Diyos ay sumuway sa salita ng Diyos at gumawa ng kasalanan. Kaya ibinigay ng mga tao ang kanilang puso sa Diablo. Ang Diablo ay isang nilalang na sumasalungat sa Diyos. Kaya nga, sa lahat ng nilalang na nilikha ng Diyos, ang puso ng tao ang naging pinakamandaraya. Kaya nga, ang puso ng tao ay naging pinakamandaraya sa mata ng Diyos at ang tao ay nabubuhay sa mundong ito na may masamang puso. Ipinanganak tayo bilang mga makasalanan at namumuhay na may masamang likas na pagkamakasalanan. At ang siyang kumokontrol sa pag-iisip po na ito ay ang Diablo. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang Diablo ay gumagawa sa masamang puso ng mga tao na ginagawa sila na higit na masama. At higit pang inilalayo sila mula sa Diyos. At ito ang naging dahilan upang sila, yung mga tao, ay sumalungat sa Diyos. Kaya nga, sinasabi sa Job chapter 14 sa verse 4, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. Ang maruruming bagay ay lumalabas sa maruruming lugar. Walang malinis na maaaring lumabas sa maruming lugar. Kaya ang puso ng tao ay marumi. Paano lalabas dito ang malinis na gawa? Walang anuman po. Kaya nga sinasabi din ng Biblia, walang matuwid, wala kahit na isa. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10. Sa Marcos chapter 7 verse 21 hanggang 23, sinabi ni Jesus sa mga relihiyosong Hudyo. Ang mga relihiyosong Hudyo ay ang mga pari, dalubhasa sa kautusan, pariseyo, iskriba at ang mga pinuno ng Israel. Sila ay mga taong relihiyoso na nagtuturo sa mga tao ng kautusan. At nananalangin sila sa Diyos para sa mga tao doon sa templo. Subalit, sinabi ni Jesus sa kanila, mukha kayong malinis sa labas. Ngunit ang inyong puso ay puno ng karumihan. Kaya nga sa Marcos chapter 7 verse 21 hanggang sa verse 23, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Itinuro ng Diyos na ang puso ng tao ay puno ng kasamaan at kasalanan. Sinusunod nila ang mga utos ng Diyos at namumuhay na parabang sila ay matuwid na siyang pagkukunwari ng mga taong relihiyoso. Sinasabi na hindi alam ng mga tao kung gaano kadaya at kasama ang mga puso nila.
Sinong makakaunawa nito? Ang mga relihiyosong tao ay itinuturing ang kanilang sarili na mas matuwid kaysa iba. Ang taong maaaring maturuan ng moralidad at sa pagsasanay sa relihiyon. Ang mga tao ay nakokontrol nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng moral na edukasyon at relihiyosong buhay sa pamamagitan ng pagsasanay at ng matinding disiplina sa sarili. Magagawa nilang itago ang kasalanan hanggang sa kaya po nila. Ang mga edukadong tao, nalalaman nilang mabuti na ang kasalanan ay madadala sila sa mga legal na uri ng problema at nakakaapekto sa kanilang moral na pagkatao. Kaya lumalago yung kanilang kakayahan na makontrol ang kanilang sarili. Mukha din po silang matuwid. Subalit ang kasalanan ng mga lumaki na walang edukasyon o relihiyosong katuruan ay madaling mahayag. Yamang wala silang kakayahan na kontrolin ang kanilang sarili. Kaya ang mga tao ay maaaring mahusgahan ang isang tao kung ito ay mabuti o masama sa pamamagitan ng kanilang panlabas na anyo. Subalit ang Diyos ay hindi ganito. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Yamang nakikita ng Diyos ang panloob na pagkatao, sinasabi niya sa Jeremiah 17 verse 9 na ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sa Awit 53 verse 3, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit na isa. At sa Kawikaan chapter 30 verse 12, may mga malinis sa kanilang sariling mga mata, gayon may hindi malinis sa karumihan nila. May mga malinis sa kanilang sariling mga mata, gayon man ay hindi malinis sa karumihan nila. Sila ay mga relihiyosong tao. Subalit, wala pa rin pagbabago. Walang pagbabago. Silang mga dumadalo sa church, nabubuhay na relihiyoso, at naturuan ang kanilang sarili sa moralidad ay itinuturing ang kanilang sarili na malinis at matuwid. Marahil ay iniisip nila na sila ay mas mabuti kaysa sa iba. Nang ako po ay mag-evangelize sa Dongducheon sa probinsya ng Gyeonggi, mayroon doong base militar ng Amerika. Hindi ako sigurado kung naroon pa iyon. Kapag sila ay naka-day off sa kanilang trabaho, marami sa kanila ay lumalabas upang magsaya. At minsan, ay nadadaanan ko yung lugar na iyon. Isang araw, nakakita ako ng dalawang madre doon na maaaring bumibisita na iniyuyuko ang kanilang ulo sa harap ng gate na nagpapakita ng paggalang. At sa tabi, kasunod nila ay mga bayarang babae na may maiiksing suot at nagsasabi sa mga tao, "Hello? Hello?" sabi nila. Kapag nakikita nila ang mga Amerikano na lumalabas sa base militar, isang mapangakit at pangit na sitwasyon ang nangyayari. Ito ay magkasalungat. Ang mga madre na nasa kumbento ay nagsisikap ng maigi na huwag magkasala at sila ay natuturuan. At sa kabilang banda, ang mga bayarang babae ay hayag na nagkakasala. Kaya sa kabilang panig, kung titingnan ay tila isang diablo ang bumaba. At sa kabilang panig ay tila mga anghel ang bumaba. Ito ay mukhang magkasalungat talaga na nagawa kong ipagkumpara ang dalawang panig. At maaaring ganito rin ang ginawa ng mga madre. Kayo ay talagang marurumi. Kayo ay talagang mga anak ng impyerno. Sabi nila, gumagawa kayo ng mga kasalanan ng hayagan nang walang anumang nararamdamang hiya. Ano kaya ang sasabihin ng mga bayarang babae? Ano po kaya ang sasabihin ng mga bayarang babae? Sasabihin nila, hoy, tumigil ka sa pagpapanggap na malinis. Tayong lahat ay marurumi. Ipakita mo sa akin ang nasa loob mo. Tayo ay magkapareho lang. Hindi kaya ganito yung iniisip nila? Sa katunayan, ito ay totoo. Totoo po. Tinatakpan nila ang kanilang sarili ng damit at tinatawag na relihiyon at disiplina sa sarili, subalit
walang sino man ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Walang sino man na nakakaalam kung ang isang taong sexually immoral ay maaaring maging madre o ang isang madre ay maging isang immoral din na tao, kasi sinabi ng Diyos na ang puso ng tao ay mandaraya at lubhang napakasama. Kaya sa Mateo 23 verse 27, si Jesus ay nagsalita patungkol sa mga taong relihiyoso, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari. Sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Kayo po, kapag bumisita kayo sa Israel, naroon yung bundok ng mga olibo kung saan makikita ninyo ang Israel paitaas. Nakapunta na ako sa bundok ng mga olibo ng tatlong ulit sa tuwing bumibisita ako sa Israel. At kung titingnan ninyo ang larawan nito, may isang puting istruktura na kakaiba. Ang mga iyon ay libingan at puntod. Ang mga Israelita ay hindi ibinabaon ang kabaong sa ilalim ng lupa, kundi inilalagay ito sa labas at malinis na nilalagyan ng puting kulay. Ito ay katulad din sa panahon po ni Jesus. Ang pinaputing libingan. Sabi ni Jesus na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Sa mata ni Jesus, ang pagkatao ng mga Hudyo ay kagaya ng libingan tulad ng sinabi sa talata. Yung panlabas ay dinisenyuhan ng maganda, subalit mayroong lahat ng uri ng kasamaan at karumihan. Kaya sa Mateo chapter 23 verse 26, ikaw na bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging malinis? Ang isang tao ay mayroong espiritu at kaluluwa. Ang larawan ng Diyos ay ang espiritu. Ang Diyos ay espiritu. At ang mga bagay na lumalabas sa espiritu ay dumadaig sa puso. Ang kaisipan, ideya, puso ay tinatawag din pong kaluluwa. Sa Ingles, ang espiritu ay tinatawag na spirit. Ang pagkilos na ipinapakita ng espiritu sa pamamagitan ng katawan. Tinatawag natin ito na body sa wikang Ingles. Dahil ang espiritu ay patay at kinokontrol ni Satanas, pinasasamaan ni Satanas ang isipan, ang kaluluwa ng mabagal at sila ay pahina ng pahina. At pagkatapos ay nahahayag ito sa labas ng katawan. Kaya sinabi ni Jesus, linisin muna ninyo ang loob ng kopa at ng pinggan. Ang espiritu na namatay dahil sa kasalanan at pagsalansang ay dapat na mabuhay. Sa oras na mabuhay ang espiritu, binabago nito ang puso. Ibig sabihin, kung nabago mo ang iyong puso sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ang iyong pananalita, pag-iisip at mga ginagawa ay mababago at lalabas ang mabuting pag-uugali. Kaya nga sinabi ni Jesus, linisin muna ninyo ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Paanong malilinis ang loob? Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao o ng edukasyon. Kaya nga, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa mundo sa anyo ng tao. Sa anyo ng tao, subalit walang kasalanan. At siya ay matuwid na tao na perpektong sinunod ang kautusan. Ang matuwid na taong ito, siya ay namatay doon sa krus sa halip na ang mga makasalanan. Kaya sa Roma 5:19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ng kasalanan ay natubos at sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang parusa sa lahat ng mga tao ay nabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At nang si Jesus ay namatay doon sa krus, sa katunayan, ang kabayaran ng kasalanan ay nabayaran sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay nagkaroon na ngayon ng bagong buhay.
si Adan ang unang Adan at si Jesus ang huling Adan at siya ang katapusan ng lahat ng mga kasalanan ni Adan. Ang muling binuhay na si Jesus ang ikalawang Adan. Kaya, nang maligtas po ako, sumampalataya ako na si Jesus ang nagbayad para sa aking mga kasalanan doon sa krus at siya ay muling binuhay upang ako ay ariing ganap. Sa Roma 4:25 na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ay ariing ganap. Ang muling binuhay na Jesus ang naglalarawan sa pagiging matuwid. Kaya nga, ang Espiritu Santo ay dumating sa puso ng isang tao na nakaunawa sa biyaya ng Diyos at sumampalataya sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Panginoon. At ngayon, nasa akin na ang Panginoon. Ako ay naging matuwid na tao. Gaya ng kung paanong ako ay makasalanan kay Adan, ako naman ay naging matuwid na tao kay Jesus at ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa puso ng isang taong naligtas. At ang Espiritu na ito ng Panginoon ay ang Espiritu ng Diyos. Siya ang Espiritu Santo. Siya ang Espiritu Santo. Kaya nga, sinabi sa Roma 8:9, at kung ang sinuman ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At nang ako ay maligtas, ang Espiritu ni Kristo ay dumating. Ang aking mga kasalanan ay napatawad sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus at sa Kanyang muling pagkabuhay, at ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa akin na ibinigay niya ang kanyang buhay at ang Espiritu ng Panginoon ay dumating. At ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Kaya nga sa Roma chapter 8, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu Santo. Ito ay iisa lamang. Kaya ikaw ay mayroon ng Espiritu Santo. Hindi mo alam na mayroon kang Espiritu Santo pagkatapos mong maligtas, subalit mayroon ka nito. Ikaw ay napatawad na sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay inaring ganap na. Ikaw ay naipanganak ng muli. Ikaw ay mayroon ng Espiritu Santo na nasa iyo. At habang natututo tayo sa Biblia, naunawaan natin ito ng paisa-isa. Hindi mo natanggap ang kaligtasan ng hiwalay. Hindi ka inaring ganap din ng hiwalay. Hindi ka naipanganak na muli ng bukod. Hindi po. Ang lahat ng ito ay nangyari ng magkakaparehong oras. Ito ay sa magkakaparehong oras. Ikaw ay naging anak na ng Diyos. Meron ka ng tiyak na pag-asa sa langit. Ikaw ay naging tagapagmana ng Diyos. Natanggap mo ang lahat ng napakalaking biyayang ito sa kaparehong pagkakataon. At naunawaan mo ito habang pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Gaano itong kamangha-mangha? Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Alam niyo po ba ang himno na ito? The Spirit is in me. Hallelujah, hallelujah. The Spirit is in me. Kaya sa ikalawang Korinto 13:5, hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Dapat ninyong malaman sa inyong sarili. Ano po ba ang ginagawa ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay gumagawa sa pamamagitan ng salita. Binabago ang puso natin, binabago ang isip natin. Kaya naman, sinasabi sa ikalawang Korinto 5:17, kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang maging kay Kristo ay ang pagkakaroon ni Kristo sa akin at ako kay Kristo. Kapag si Kristo ay nasa iyo, gagawin kang isang bagong tao ni Kristo, isang bagong nilalang. Ang hindi ligtas na tao ay isa pang lumang tao. Gaano ka man pumunta sa church, anuman ang gawin mo, gaano ka man kamatuwid, gaano ka man kalinis, gaano ka man magpanggap, walang pagbabago sa iyong puso, walang pagbabago. Kinukontrol mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling kalooban. At kapag iyon ay nawala na, ang kasalanan ay lalabas na lamang. Merong nakakatawang kwento. Merong isang lalaki na umakyat sa mga bundok. Merong isang lalaki sa ibabaw ng isang bato. Siya ay nananalangin na itinaas ang mga kamay tulad niyan. At siya ay nananalangin at sabi niya, bakit ka nagpipinitensya ng ganito? At itinataas ang iyong kamay.
Sabi niya, masama ang aking mga kamay. Sinusubukan kong paamuin ang aking kamay. Bueno, dapat nung baguhin ang iyong puso. At pagkatapos ang iyong mga kamay o kung ano paman ay magiging mabuti na. At iyan ang gagawin mong penitensya. Sinabi niya, bastos ka, bubugbugin kita. Kaya itinaas niya agad ang kanyang mga kamay. O kita mo, kung hindi mo babaguhin ang puso mo, paano mo babaguhin ang iyong pag-uugali? Merong isa nakakatawang kwentong tulad po nito. Ngunit, ang ganitong pagbabago ng puso ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, sa pamamagitan ng pagyasanay, kundi sa pamamagitan ng pagpasok ng Espiritu Santo at ginagawa kang isang bagong nilalang. Ako ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin at ako ay isang bagong nilalang. Lord Jesus, come into my heart. Change me. Make me a new man. Alam po ninyo ang awit na iyon? Bagong tao, sabi. Bagong tao. Mabago. Ngayon na. Binabago ng Espiritu Santo ang ating mga puso ng higit at higit pa. Ginagawa tayong isang buong bagong tao. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Upang makapasok sa bagong langit at sa bagong lupa, ito ay nakasulat sa Apokalipsis chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Ang langit ay isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang kasalanan doon. Walang kasinungalingan, walang anumang marumi, walang anumang marumi. Mayroon lamang kung ano ang banal at malinis at perpekto tulad ng Diyos. At para makapasok sa bagong langit at bagong lupa, kailangan mong maging isang bagong tao. Hindi mo pwedeng kunin ang lumang pagkatao kasama mo. Kaya matapos kang maligtas, ginagawa kang isang bagong tao ng Espiritu Santo. Hindi ito mangyayari sa isang magdamag. Ito'y paunti-unting pagbabago. Kaya ngayon, ang ligtas na Kristiyano ay maaaring magkaroon na ng malinis na puso. Kaya nga, sa Ebanghelyo ni Juan, sa chapter 17, sa verse 17, si Jesus ay nanalangin ng gabi bago siya namatay doon sa krus. Sabi niya, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kinukuha ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos at ginagawang banal ang ating mga puso. Ang banal po ay malinis. Kaya ang salita mo ay katotohanan. Kaya ngayon ay alam ninyo na napakahalaga na maging malinis. Kailangan ninyong magbihis ng malinis, kailangan ninyong hugasan ang inyong katawan ng malinis at sinusubukan ninyong magsikap na maging malinis, hindi po ba? Tumitingin kayo sa salamin at sinisigurado ninyo na ang inyong mukha ay malinis at ito ay kinakailangan. Ngunit, kailangan nyo munang magkaroon ng malinis na puso. Ang isang malinis na isip ay isang malinis na puso. Kung yung ganyang kalinisan, ganito ang sinasabi sa inyo ng Diyos, kailangan ninyong maging malinis ng ganitong kalinisan. Sinasabi sa Efeso chapter 5 verse 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. At kung paano hinuhugasan ng Panginoon ng tubig ang mga naligtas, sabi sa verse 26-27, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Kaya, kailangan nating malinisan araw-araw ng kanyang mga salita. Kung wala tayong tubig, hindi tayo magiging malinis. Isipin niyo po kung wala tayong tubig, ano ang mangyayari? Bagaman maghugas tayo ng mga kamay ng ilang beses, ng mukha sa isang araw at maligo sa gabi. Kung hindi tayo magiging malapit sa salita ng Diyos, paano tayo magiging malinis? Nililinisan tayo ng Panginoon habang tayo ay nagbabasa, nakikinig, nagsasaulo, at sinusunod natin sa ating puso at buhay ang salita ng Diyos. Kung ang isang tao ay hindi nagbabasa, tamad, makinig, magsaulo, hindi sumusunod at malayo sa salita ng Diyos, ay para siyang malayo
malayo sa tubig, kaya mahirap malinis. Paano tayo magiging malinis kung malayo tayo sa salita ng Diyos? Nililinisan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, ang ating puso at pag-uugali ay dapat na maging malinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Siyempre, ito po ay nakasulat din po. Sa unang Pedro, sinasabi sa chapter 1, verse 22, sabi doon na, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo ay may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Magibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ito po yung nakasulat sa unang Pedro sa chapter 1 sa verse 22. Sinasabi ng Biblia na ang mga taong ligtas ay dapat na mahalin ang mga kapatid kung paano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi sa Juan chapter 13 verse 34, kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Paano natin gagawin ang katulad ng Juan chapter 13 verse 34? Kailangan ninyong linisin ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ang pagsunod sa katotohanan ay nangangahulugan na kung matamo natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng kaligtasan, maaari nating sundin ang katotohanan. Kung gayon, ang kaluluwa, ito po'y magiging malinis. Automatikong magagawa natin. Kaya nga, magagawa nating ibigin ang kapatiran ng may katapatan. Meron ding pag-ibig na huwad. Anong pakinabang ang makukuha ng isang tao kung sinasadyaan niyang mahalin ng isang tao? Ito ang pag-ibig na huwad. Kung guluhin niya ang kanyang inaasahan, kung ano ang kanyang gagawin, sa panahon ngayon, ang lalaki at babae ay mayroong malapit na relasyon. Ngunit, kapag gusto ng isa na huminto sa pakikipagrelasyon, pinapatay po ng isa yung kanyang kapareha. At ito po yung nakakatakot, hindi po ba? Nakakakita tayo ng ganitong balita sa mga pahayagan. Hindi natin alam kung ano ang gagawin niya kung hindi na niya ito gusto. Ito po ay kasinungalingan mula pa sa pasimula. Anyway, sinasabi po ng Biblia, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Magagawa natin ito kapag naging malinis tayo sa pagsunod sa katotohanan na iniibig natin ang mga kapatid, iniibig ang Diyos, at meron tayong masunuring buhay. Ang Espiritu Santo ang nagpapabago sa atin araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang paglago ng pananampalataya ay nangangahulugan na ang katangian ng Panginoon ay paunti-unting mas lumalaki kaysa sa luma nating katangian. Ang bagong naipanganak na muli ay mayroong Espiritu Santo at puso ng Panginoon. Ngunit ang kanyang lumang katangian ay mas malaki kaysa sa pagnanais ng Espiritu Santo. Halimbawa po, mayroon siyang 10% ng Espiritu Santo at 90% ng kanyang katangian. Matapos lumago ng kaunti, 20% ng Panginoon at 80% ng kanyang katangian. At sa susunod, kapag siya ay lumago, siya ay mababago sa 30% ng Espiritu Santo at 70% ng kanyang katangian. At pagkatapos, kapag siya ay lumago ng higit, ang kanyang puso ay nagnanais ng 50%. Kung gayon, ang kanyang lumang katangian ay nananatili hanggang 50%. Kung gayon, minsan siya ay sumusunod at sumusuway. Ang kanyang panloob na pagkatao ay nagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. Ngunit, ang iba pang kapangyarihan ay inahawakan ng kanyang puso upang hindi sumunod. Kaya sa Roma chapter 7, sa verse 24, kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ito ay tila siya ay nagdurusa at hindi pa nakakataka sa kanyang masamang pag-iisip. Ito ang puso ni Apostol Pablo. Kung ang isang tao ay lumalago sa pananampalataya, ang Panginoon ay nagiging 60 to 70% sa kanyang puso, habang 20 to 30% ng lumang katangian ang nananatili. So ang Espiritu Santo ay mananalo na sa kanyang laman. Kaya nga, sinasabi sa Galacia,
Sa Galatia chapter 5 verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Lumakad kayo sa Espiritu Santo at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kung mabubuhay tayo ayon sa Espiritu Santo, mananalo tayo sa ating laman. Kaya nga sinasabi din po ng Biblia, Galatia 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyong magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Sa Roma chapter 8 verse 13, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Kaya siya ay mababago. Buksan po natin sa ating Biblia. Buksan po natin 1 Timoteo chapter 1. Verse 19, basahin po natin ang sabay, verse 19, na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Si Timoteo ay evangelist at anak ng pananampalataya na minamahal ni Apostol Pablo. Sa kanyang sulat kay Timoteo, iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Ang mga taong ligtas ay may pananampalataya. Ang pananampalataya ay lumalago. Ito ay unti-unting lumalago sa pananampalataya na naligtas tungo sa pananampalataya na umiibig sa Panginoon at sumusunod. At sa pananampalataya na ipinagkatiwala sa Panginoon ang lahat nilang buhay. May pananampalataya at the same time, mayroong mabuting budhi. Pareho nating kailangan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Mabuting budhi. Ang iba ay tinanggihan ang mabuting budhi. Ang iba ay may pananampalataya, ngunit tinanggihan ang mabuting budhi. Ano ang pananampalataya na tinanggihan ang mabuting budhi? Ang pananampalataya ay nawasakan ng barko. Kapag ang isang barko ay nawasak, ito ay lulubog. Ano ang pananampalataya na nawasakan ng barko? Ito ay hindi kaligtasan. Hindi ito kaligtasan. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba na mayroong patay na pananampalataya? Santiago 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Sa Santiago chapter 2 verse 18, ipinaliwanag ng mabuti. Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Alam ng Diyos kung siya ay may pananampalataya o wala. Ngunit ang tao ay walang alam. Hindi natin alam. Hindi natin alam na kahit ang isang tao ay nagpapatotoo ng mabuti kung siya ba ay naligtas o hindi. Ang patotoo ay hindi isang patunay tungkol sa kaligtasan. Kung siya ay nagpapatotoo ng mabuti, kailangan nating isipin na tila siya ay ligtas, ngunit hindi ito 100%. Malalaman natin sa bandang huli kung paano niya ipinapakita ang tungkol sa kanyang kaligtasan. Siya ay nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang salita at pag-uugali. Kahit na siya ay nagpapatotoo ng mabuti, kung ang kanyang pag-uugali ay hindi wasto, ang kanyang patotoo ay hindi totoo. Ito ay pagkukunwari. Marami ako nakilala na ganito. Sa probinsya, napakahusay na nagpapatotoo ang isang sister. Kaya hinangaan siya ng mga kapatid. Ngunit kalaunan, ay nalaman nilang manluloko siya. Marami siyang hiniram sa mga kapatid. At ang isang pastor ay nagpahiram pa sa kanya ng 2,000 pesos. Tapos, ay tumakas siya at hindi nagbayad. Siya ay manluloko. Gayun din po,
Medyo maraming katulad po niya. Nagpapatotoo. Kaya nga, ang patotoo ay hindi dapat matapos ng ganito. Ito ay dapat na ayon sa pamumuhay, hindi po ba? Hindi lamang patotoo, kundi maging ang ating panalangin ay dapat na konektado. May isang tao po nagdarasal na may magagandang salita. Maganda man ang kanyang panalangin, ngunit hindi maayos ang kanyang buhay. Kaya kung ganito, ang kanyang panalangin ay isang kasinungalingan. Anyway, sabi dito na may pananampalataya at isang mabuting budhi na tinanggihan ng ilan tungkol sa pananampalataya ay nagdusa ng pagkawasak. Ang pananampalataya nagdusa ng pagkawasak. Sa Isaiah chapter 35 verse 8, magkakaroon doon ng lansangan, isang daan. Merong isang malaking daan na siyang daan patungo sa Diyos. At ito ay tatawaging ang daan ng kabanalan. Ito ay tatawaging ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi ito ay para sa iba. Nariyan ang daan ng kabanalan. At ito ay tatawaging lansangan ng kabanalan, daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi ito ay para sa iba. Nangangahulugan ito na kung ang isang tao ay hindi naligtas sa pamamagitan po ng mahalagang dugo ng Panginoon, kung ang isang tao ay hindi naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at hindi ipinanganak muli, hindi na ipanganak na muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi siya mabubuhay na banal. Ang mga nakatanggap ng banal na puso ay maaaring mamuhay na banal sa paningin ng Diyos. Sa Pilipos 2 verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Opo, ang mga taong naligtas ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ni Kristo, at ang Espiritu ni Kristo ay nananahan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ano po ang dapat nating gawin? Dapat tayong magkaroon ng puso ni Kristo. Ang kanyang puso ay maaaring makamit sa ating puso paunti-unti sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu sa salita ng Diyos. Yan ay isang katangian ni Kristo. Ang kanyang puso ay dalisay. Walang kasalanan sa puso ni Kristo. Nangangahulugan ito na dapat tayong magkaroon ng dalisay na puso gaya ni Kristo. Sa 1 Pedro chapter 1, sa verse 15 hanggang 16, sabi ho dito, 1 Pedro chapter 1, verse 15 hanggang 16, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ito pong aklat ng Unang Pedro ay ang salita para sa mga taong naligtas. Ang sa inyo'y tumawag. Tinatawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Nangangahulugan nito na dapat tayong maging banal tulad ng banal na Diyos na tumawag sa atin. Nais ng Diyos na ang mga naligtas na anak ng Diyos ay maging banal na tulad ng Diyos. Sa Mateo 5, verse 48, sinabi ni Jesus, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano magiging perpekto ang buhay ng mga tao sa Diyos? Ngunit ito ang ninanais ng Panginoon. Ito po yung nais ng Panginoon. Dahil posible, kaya sinasabi sa atin ng Diyos. Nang tayo po ay naligtas, tayo ay naligtas bilang kahabag-habag ng mga makasalanan. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, hinuhugasan tayo ng Diyos na banal araw-araw sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng salita ng Diyos.
Kaya hinahayaan niya na tayo ay maging banal unti-unti na gaya ng Diyos. Pagkatapos, pagdating ng Panginoon, ang ating katawan ay babaguhin din gaya ng maluwalhating katawan ng Panginoon. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ng Diyos ay hindi upang tayo ay mamuhay sa kasalanan at tayo ay mapupunta sa langit, kundi unti-unti tayong babaguhin ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay makapasok sa Kanya pong kaluwalhatian. Dapat po nating malaman na tayo ay mga taong maaaring pumasok sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ano mang ating gawin, ano mang ating sabihin, ano mang ating iniisip, ay dapat na unti-unting maging banal. Ang kabanalan, ito po yung nangangahulugan ng pagkahiwalay sa sanlibutan. Pagkahiwalay sa kasalanan. Sa 2 Korinto chapter 6, verse 17, kaya nga, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo. Dapat tayong lumabas sa mga tao sa sanlibutan kung saan ang kasalanan ay ganap. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Sabi sa verse 18, at ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sa 2 Korinto chapter 6 verse 18, ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang Diyos ang ating ama. Ang ama ay banal. Kaya sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa Mateo chapter 6 verse 9, sabi doon, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Oo, bilang mga taong naligtas, ang Diyos ang ating ama. Ama, aking ama sa langit, Siya ay hindi lamang ang aking ama, kundi ating ama. Tayong mga taong naligtas ay maaaring tumawag sa Kanya bilang ama na nasa langit. Ngunit, sabi, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang mga taong naligtas ay dapat sambahin ang pangalan ng Amang Diyos. Ano ang dapat natin gawin? Kung nananalangin tayo ng Diyos, sambahin nawa ang pangalan mo, tapos ay namumuhay tayo ayon sa ating sariling paraan, tatanungin niya tayo ng, teka, kailan mo ako sinamba? Hindi po ba? Kung sasabihin natin na tayo ay naligtas, tayo ay pinanganak na muli, kung gayon ang ating pamilya, kaibigan, kapitbahay ay nagmamasid sa atin, okay, kayo ba ay mga anak ng Diyos? Kayo ba ay mga taong mapupunta sa langit? Okay, tingnan ko kung anong nabago sa buhay mo, pagmamasdan po nila, kagaya pa rin sila ng dati. Kung ganyan ang iniisip nila, masasabi nilang, sinungaling ka. Kahit na ini-evangelize natin sila, maaaring sabihin nila, ikaw ay naniniwala ka lang, pero yan po'y mali. Ang ating salita ay dapat na unti-unti maging banal upang ating sambahin ang pangalan ng ating Amang Diyos. Kaya nga, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Dapat tayong mahiwalay sa mga makamundong tao. Kaya sa 1 Korinto 15 verse 33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Lahat ng tao, kahit matalik na kaibigan, pero kung hindi pa siya ligtas, kailangan humiwalay ka sa kanya. Para sa evangelism, dapat nating ipanalangin siya. Kung tayo ay nakikisama at ibinabahagi ang mga makamundong bagay sa kanya, maiimpluwensyahan ka niya. Maiimpluwensyahan ka. At pagkatapos ay sasabihin ng iyong kaibigan, magkapareho lang pala tayo, anong pinagkaiba? Susubukin nila tayo ng ganito. Alam mo po ba yun? Susubukan nila tayong uminom. At susubukan makipag-usap patungkol sa mga makasanlibutang bagay. Pagkatapos kung gagawin natin ito kasama nila ng patuloy, maaaring sabihin nila na gaya ka pa rin ng dati, walang nagbago. Ikaw at ako ay pareho pa rin. Kahit na ini-evangelize natin sila, hindi sila makikinig. Naunawaan niyo po ba ito? Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya patungkol sa mga kaibigan, nang tayo ay naligtas, dapat tayong lumayo sa kanila at dapat tayong humiwalay sa mga makamundong kaibigan. At kailangan mong magkaroon ng mga kaibigan na mahusay sa kanilang buhay Kristiyano. May kasabihan nga po kung gusto mong malaman kung anong klase ng tao siya, tingnan mo ang mga kaibigan niya.
May kasabihan po na ganyan. Kung kilala mo kung anong klaseng tao ang mga kaibigan ng taong iyon, makikilala mo rin po ang taong iyon. Kung isang makadiyos sa tao ang iyong kaibigan at taong namumuhay ng isang magandang Christian life, ikaw ay ganoon din. Kaya nga sa 1 Pedro 1 verse 15, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ito ay naglalaman ng maraming bagay. Sa verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Inutusan tayo ng Diyos Ama. Kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Tingnan po natin sa 1 Juan, sa chapter 3. Pagkatapos ng 1 Pedro, lumipat tayo sa 1 Juan. At sama-sama nating basahin ang 1 Juan, chapter 3. Verse 1 hanggang verse 2. Verse 1 hanggang 2. Magmula verse 1 hanggang 2, basahin natin ang sabay. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito, mga minamahal. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Basahin po natin ang verse 3. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ngayon, dito po yung ang masdan ay isang padamdam. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos. Hindi lamang iniligtas ng Panginoon ang mga makasalanang tulad natin na nakatakdang mapahamak, kundi sinasabi rin na tayo'y mga anak ng Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay ay ang ating Ama. Ano sa tingin mo? Parang hindi tama, hindi po ba? Pero totoo naman talaga. Maghintay ka at nakikita po natin yan. Kapag kinuha tayo ng Panginoon, magpapadala siya ng mga anghel para kunin tayong lahat. Sinasabi ng Biblia, tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Alam ba ng mga tao sa mundo na tayo'y mga anak ng Diyos? Hindi ko alam. Si Jesus, ang tanging anak ng Diyos na dumating sa anyo ng tao, ay isinilang sa isang sabsaban sa Bethlehem na buhay ng 30 taon bilang anak ng isang mahirap na karpintero. Walang nakakaalam na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Tanging ang kanyang ina na si Maria at Jose ang nakakaalam nito. Kahit na nilibot ni Jesus ang lupain ng Israel, sa loob ng 3 at kalahating taon, binuhay niya ang patay, nilinis niya ang mga ketongin, binuksan ang mga mata ng bulag, at ipinangaral ang mahalagang salita. Hindi alam ng mga Israelita na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya nga, paano tayo makikilala ng sanlibutan? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Pero kilala ba tayo ng sanlibutan? Bakit hindi nila nalalaman? Hindi nila tayo kilala dahil hindi nila kilala ang ating Ama. Hindi nila alam ang mga salita ng Biblia. Hindi nila kilala ang mga banal na naligtas. Kahit na ang mga nag-aangking sumasampalataya ay tinatawag ng mga erehe ang mga nagsasabing sila'y naligtas. Kaya nga sinisikap nila tayong insultuhin at usigin. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ikaw ay anak na ng Diyos. Gayun pa man, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ang mga anak ng Diyos ay mahirap pa din. Minsan may sakit. Minsan hindi pinapansin ng iba. At minsan haharap sa mahihirap na panahon. Tayo'y mga anak ng Diyos. Pero wala pang katibayan na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi po ba? Ang katibayan. Ang katibayan ay hindi pa nahahayag. Ngunit, kapag ang Panginoon ay dumating, kapag siya'y dumating, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya.
sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Kaya kahit ngayon, kung ang Panginoon ay dumating, ang katawang ito ay babaguhin sa isang katawan gaya ng Panginoon. Filipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang hamak, ito pong hamak at mababang katawang ito ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan gaya ng Panginoon. Katulad ng isang gumagapang na insekto na nagiging paru-paro at lumilipad papalayo. Kung titingnan po iyon, kailangan nating mag-isip na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang ibig sabihin ng pagkaalam na tayo ay magiging katulad niya, na sa sandaling makita natin siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Dapat tayong mabago tulad ng Panginoon upang makita din natin ang Panginoon . Kaya nga, hindi makikita ang Panginoon ng mga taong hindi pa nabago sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Nakikita rin natin ang espiritual at banal na larawan ng Panginoon. Tayo rin ay magiging katulad ng Panginoon, banal at maluwalhati. Kaya nga sa unang 1:3, at sino mang may ganitong pag-asa ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kaya nga ngayon, may pag-asa na ba tayo sa Panginoon o wala? Opo, meron po. Ayaw niyo man lang sumagot. Sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya, ang ating pinakadakilang pag-asa. Ngayon, hintayin natin at tingnan sa pagdating ng Panginoon, magiging katulad tayo ng Panginoon. Ikaw ay ganap na mababago sa isang espiritual at banal at maluwalhating katawan. Mas maganda tayo kaysa sa mga anghel. Sa totoo lang, mas maganda pa sa mga anghel. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging kasintahan ni Kristo nang bumagsak ang mga anghel, hindi namatay si Jesus para sa kanila. Makikita natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa isang maluwalhating katawan tulad niya. Sino mang may ganitong pag-asa, ano pong sunod na gagawin? Ha? Tumingin po sa Biblia, hindi po sa akin. Ano pong sabi? At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili kung paano ang Panginoon ay malinis. Hindi lamang tayo dapat maging masaya sa pag-asang maging katulad ng Panginoon pagdating niya, kundi dapat tayong maging higit at higit pang maging kagaya niya. Ang mga uod ay nagiging sikada. Ngunit sa halip na maging sikadas kaagad, ang mga uod nagiging sikada pagkatapos ng 7 taon. May proseso para maging sikada. Pagkatapos, kapag ang sikada ay 7 taong gulang na, malalaglag ang balat, nagiging isang adult na sikada at lumilipad, umaakit sa tuktok ng puno at nagsisimulang kumanta habang sinisip-sip ang malinaw na hamog. Kapag ang hamak na katawang ito ay nabago sa isang maluwalhating katawan tulad ng Panginoon at pumasok sa kaharian ng Panginoon, sino man may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili kung paano ang Panginoon ay malinis. Ano ang dapat nating gawin upang malinis ang ating sarili? Dapat tayong lumayo sa kasalanan at sa karumihan. Huwag magbasa ng maruruming libro, huwag manood ng maruruming pelikula, huwag magkaroon ng maruruming kaibigan, huwag kumain ng maruruming pagkain, at sikapin na maging malinis. Kung gagawin natin ang anumang gusto natin sa ating buhay, kung mamumuhay tayo tulad ng mga tao sa sanlibutan, paano tayo magiging malinis? Habang lalo kang nagiging katulad ng Panginoon, lahat ng iyong sinasabi at ginagawa ay magiging higit na malinis tulad ng Panginoon, at sa huli ay mababago ka sa isang maluwalhating katawan na tulad ng Panginoon. Kaya nga, sinabi niya, at sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 22 verse 10. Apokalipsis chapter 22 verse 10 at 11. Chapter 22 verse 10 hanggang 12. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng propesiya ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang masama ay hayaang magpakasama pa
at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ako'y malapit nang dumating at dalako ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sabi dito, sapagkat ang oras ay malapit na. Anong oras po ito? Anong oras? Ang oras ng pagdating ng Panginoon ay malapit na. Sa verse 11, ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid hayaang maging matuwid pa, at ang banal hayaang magpakabanal pa. Totoo nga naman. Ngayon ay panahon na ng pag-aani, at ang trigo ay hinug na para sa pag-aani. Ang damo ay hinug na para itaboy. Ang mundo ay lalong napuno ng mga kasalanan. Habang papalapit tayo sa araw ng pagdating ng Panginoon at inihahanda ng mga tao ang kanilang mga tiket sa impyerno, ang mga ipinanganak na muli ay gagawa ng katwiran, at ang mga banal ay magiging mas banal ng higit at higit pa dahil kailangan nilang pumunta sa langit dahil malapit ang araw. Bilang isang babaeng ikakasal, dapat habang papalapit ka sa araw ng iyong kasal, lalo ka naghaayos ng iyong sarili. Tama po ba? Sa araw ng kasal, ang isang napakagwapong lalaking ikakasal ang nakatayo sa harapan. Paki-welcome na ang nobya. Pero paano kung ang nobya ay hindi naliligo sa loob ng 3 buwan? Paano kung lumabas siya na parang baliw? Tapos ang buhok niya ay parang sa baliw at nagbubuga siya ng maraming alikabok. Hindi niyo po maisip ano? Malamang magugulat ang nobyo at tatakas palayo. Kailangan mong tumayo sa harap niya ng nakaayos at may magandang itsura na pwede mong ipakita sa tanang buhay mo. Habang papalapit tayo sa araw na makakatagpo na natin ang Panginoon, ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa pagdating ng Panginoon, anuman ang nagawa natin sa mundong ito, gaano man karami ang ating pinag-aralan o kakaunti ang ating pinag-aralan, gaano man tayo naging matagumpay sa negosyo, gaano man karami ang pera natin, gaano man karami ang real estate natin, magwawakas din po ang lahat. Mula sa araw na ako po ay naligtas hanggang sa araw na ako ay humarap sa Panginoon, kung paano ako nabuhay, kung ano ang ginawa ko para sa Panginoon, yun lang ang mahalaga. Bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Kaya, habang papalapit tayo sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, mas dapat tayong mag-ingat. Kahit na natututo tayo ng Biblia, iniisip natin, paano ako mamumuhay ayon sa Biblia, gayong nasa laman pa ako? Kailangan mo mapagtanto iyon sa isang dahilan. Kailangan nating madaig ang laman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan nating talunin ang kasalanan. Kung matalo mo ang isa, matatalo mo ang dalawa. Kapag nanalo ka ng dalawa, panalo ka ng 3. Tapos lumakas ka. Kung patuloy kang susuko, hindi ka mananalo. Kung lulubayan ni Satanas ang isang, hindi po lulubayan ni Satanas ang isang taong naligtas. Hindi niya maaaring agawin ang ating kaligtasan, pero maaari niyang gawing walang silbi ang tao. Alam niyo po ba? Sa maraming paraan, dapat nating malaman iyon. Tayo ang mga taong papasok sa banal at maluwalhating kaharian. Huwag po natin itong kalilimutan. At pagkatapos nating maligtas, mayroon na tayong pakikisama sa mga banal. Pakikisama sa Diyos na nasa fellowship, mayroon pong pakikisama. Mayroon pong fellowship kasama ng mga banal. Ito po yung fellowship sa Diyos na kasama ng mga banal. Sa unang Juan, tingnan po natin sa unang Juan, chapter 1. Unang Juan, chapter 1, verse 6 hanggang 7. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan.
Kaya pagkatapos nating maligtas, tayo ay nasa pakikisama sa Diyos, sa fellowship. Fellowship, pakikisama. Ginagamit natin ang salitang fellowship pagkatapos na tayo ay maipanganak na muli. Ang ating pakikisama ay hindi sa mga tao, kundi sa verse 3 sinasabi, at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ito ay banal na pakikisama sa Ama at sa Anak si Jesucristo. Kaya nga sa unang Juan chapter 1 verse 5 hanggang 6, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 14, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Kaya nga sa ikalawang Korinto chapter 6, sinasabi na ang liwanag at kadiliman ay hindi maaaring magsama. Ang Diyos mismo ay liwanag. Paano natin nasasabi na tayo ay may pakikisama sa Diyos kung tayo ay lumalakad sa kadiliman? Dapat tayong lumakad sa liwanag upang patuloy na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Dapat tayong maging malinis. Kung ang mag-asawa ay dapat na may pakikisama, nag-iibigan sa isa't isa, ngunit ang isa ay may tinatagong kasinungalingan sa kanyang puso, sila ba ay nasa loob ng pakikisama? Kasinungalingan po yun. Umibig ng walang pagkukunwari, magsama ng walang kasinungalingan. Dapat tayong manatili sa liwanag upang magkaroon ng pakikisama sa Diyos. Kapag sinabi ng Biblia na lumakad sa liwanag, hindi ito nangangahulugan na hindi na nagkakasala. Kapag ikaw ay lumalakad sa liwanag, kapag nakagawa ka ng kasalanan, agad itong nalalantad. Kaagad itong nahahayag, kaya dapat mo itong itama. Kapag ikaw ay nagkasala at binaliwala mo lamang ito, itinatago, ikaw ay lumalakad sa kadiliman. Ang isang taong ligtas ay dapat na mayroong sensitibong budhi. Kung ikaw ay sensitibo, maging ang maliliit na kasalanan ay hindi makakagulo sa iyo. Dapat itong matugunan. Dapat kang magsisi at manumbalik sa Diyos kaagad. Kung gayon ay patatawarin ka ng Diyos, ngunit kung kinuha mo ito at itinago gaya ng pagtatago ng kayamanan, siniisip mo na wala naman nakakaalam, ako lang ang nakakaalam, ay alam po ito ng Diyos. Huwag pong ganito ang gagawin ninyo. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa lahat ng kasalanan. Nangangahulugan po ito na pagkatapos na maligtas, patatawarin tayo ng Diyos kapag nakagawa tayo ng pagkakamali sa harapan niya. Patatawarin tayo habang tayo ay lumalakad sa liwanag. Ngunit kung gumagawa tayo ng pagkakamali at pinagtatakpan ito sa kadiliman, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Kaya nga sa Levitico chapter 10 verse 3, ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin. Dapat tayong lumapit sa Diyos upang makalapit naman sa Diyos, upang makapaglingkod sa Diyos, dapat tayong maging banal. Ang mga pari sa lumang tipan, ang mga Levita na sumasamba sa Diyos sa templo ay dapat na maging malinis. Kapag sila ay marumi, sila ay mamamatay. Kaya dapat tayong maging malinis upang makapaglingkod sa Diyos ng malapit. Napakalinis. Ang ating pananalita at pag-uugali ay dapat na maging malinis at maayos. Kaya nga, sa Juan chapter 8 verse 3, isang babae na nahuli sa pangangalo niya ang dinala. Kinaladkad siya ng mga Hudyo papunta sa harapan ni Jesus. Sabi sa verse 4, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Kaya mukhang nakatakas na po yung lalaki. Tanging ang babae lamang ang nahuli. Sa verse 5, sa kautusan ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Kung sasabihin ni Jesus na patayin siya, si Jesus ay mapapahamak sa batas ng Roma. Walang sino man ang pwedeng patayin maliban kung nahatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng huling paghatol ni Pilato. Isang hukom ang pinadala ng Roma ng panahon po na iyon. Gayun din naman, kung sasabihin naman ni Jesus na batuhin siya hanggang mamatay, ito ay magiging labag o laban sa batas ng Roma. Kung sinabi naman ni Jesus, huwag siyang patayin, ito naman ay magiging labag o laban sa batas ng mga Israelita. Sinabi ito ng mga Hudyo upang painan si Jesus. Ito'y pain.
Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Juan chapter 8 verse 7, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Ganito ang sinabi niya. Nang sabihin ni Jesus sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa kanya, ang mga taong sumubok na patayin siya ng bato sa kanilang mga kamay ay hindi siya magawang batuhin. At sa verse 9, nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis simula sa mga matatanda. Binitiwan nila ang bato at isa-isang umatras. Bakit unang umalis ang mga matatanda? Dahil sila ang mas maraming kasalanan. Ito ay dahil nakagawa sila ng mas maraming kasalanan habang nabubuhay sila ng mas mahaba. Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Nasaan ang taong walang kasalanan? Walang sino man at lahat sila ay umalis. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ako lang ang walang kasalanan babae, ipikit mo ang mga mata mo. Maharing ito ang sabihin ni Jesus. Hindi rin kita hinahatulan, sabi sa verse 11, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Nilabag ba ni Jesus ang kautosan? Hindi. Nangako siya sa babae na si Jesus ang mag-aalis ng kanyang mga kasalanan at mamamatay doon sa krus sa halip na siya. Hindi rin kita hinahatulan dahil ako ang tatanggap ng hatol na dapat ay sa iyo. Pinapatawad na kita. Kaya humayo ka na at mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Huwag ka nang magkasala dahil tinanggap ko na ang kaparusahang dapat ay sa iyo. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ni Jesus, ano po? Pinatawad niya ba tayo upang maaari na tayong magkasala ulit? Hindi po. Kaya nga sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 7, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Nangangahulugan ito na hindi tayo iniligtas ni Jesus upang mamuhay sa kasalanan. Sabi din sa Hebreo chapter 12 verse 10, upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Kaya tayo iniligtas ni Jesus. Kaya ang mga naligtas ay unti-unting nagiging malinis. Kaya sa Juan chapter 8 verse 11, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Anong mangyayari kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan? Nandyan ang mahigpit na disiplina ng Diyos. Hindi dinidisiplina ng Diyos ang mga hindi ligtas. Sila ay mapupunta sa impyerno kalaunan, kaya ang Diyos ay matyagang naghihintay hanggang sa dumating po yun. Gayunpaman, hindi hinahayaan ng Diyos na magpatuloy sa kasalanan ng mga ligtas. Hindi didisiplinahin ng isang ama ang anak ng ibang tao kahit na magkasala pa sila. Bakit papaluin ng ama ang anak ng iba? Dinidisiplina ng ama ang kanyang mga anak dahil binamahal niya sila. Kaya nga sa Kawikaan, sinabi sa chapter 29, verse 17, supilin mo ang iyong anak. Ang Diyos ay isang mahigpit na ama. Kaya nga sa Hebreo chapter 12, verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Ang disiplina ay nagpapakita sa atin sa iba't ibang paraan. Dumarating sa atin ang disiplina sa iba't ibang paraan. Kasama na ang pagkakasakit, malaking personal na pagkasira at pagkawala ng mga pag-aari. Ang mga naligtas ay nasa ilalim ng disiplina ng Diyos. Huwag po ninyong isipin na ang mga ligtas ay malaya na mula sa disiplina. Sa Hebreo 12 verse 8, ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak, hindi dinidisiplina ng Diyos ang mga anak sa labas. Nangangahulugan ito na ang mga anak sa labas ay hindi mga tunay na anak. May isa pong sister na nagsabi, sa palagay ko ang dahilan kaya hindi ako dinidisiplina ng Diyos ay kahit na makagawa ako ng kasalanan ay dahil minamahal niya ako gaya ng bunsong anak. Ganito po ang sinasabi nila, ay maling kaisipan po ito. Kung wala kang natatanggap na disiplina, huwag kang matuwa tungkol dito, kundi pag-isipan mo kung ikaw ba ay isang anak sa labas. Kaya dapat nating makamit ang kabanalan habang natatakot sa disiplina. Kaya sa ikalawang Korinto 7 talatang 1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Dapat nating makamit ang kabanalan ng may takot. Dapat tayong matuto na matakot sa Diyos. Kahit na may magawa kang mali, huwag mong isipin na hindi ka nakikita ng Diyos. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay.
Kahit na mukhang hindi pa ipinapataw sa iyo ngayon ang disiplina, balang araw kapag itinaas ng Diyos ang tungkod, didisiplinahin ka ng Diyos ng walang awa. Kaya habang natatakot sa Diyos, dapat rin tayong matakot sa disiplina. Awit 73 verse 1, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malilinis. Sabi po sa Awit chapter 73 verse 1, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malilinis. Ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa mga may malinis na puso. Kaya nga, sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 20, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ang bahay ng Diyos ay isang malaking bahay at may mga kagamitan doon. Gayunman, hindi gumagamit ang Diyos ng kagamitang pangkaraniwan. Gayunman, ang Diyos ay gumagamit ng malinis na kagamitan. Alam niyo po ba ito? Kahit ang isang gintong lalagyan, kung ito ay madumi, ano ang mailalagay mo dito na pwedeng kainin? Hindi gumagamit ang Diyos ng mga gwapo o magandang tao o mga taong maraming karunungan o magagaling, kundi mga taong malilinis. Dapat po ninyo itong malaman. Kaya ginagamit ng Diyos ang malinis na lalagyan. Dapat nating linisin ang ating sarili upang maging tanging kagamitan na ginagamit po ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na kung nililinis mo ang iyong sarili, ikaw ay magiging tanging kagamitan. Kung ang ating mga puso ay hindi malinis, walang anumang malinis. Walang kabuluhan ang magkunwari na malinis sa labas. Sa Awit chapter 51 verse 10, si David ay nagkasala at nagsisi sa harapan ng Diyos. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Si David ay nagkasala at nagsisi sa harapan ng Diyos. O Diyos, muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Si David ay nakagawa ng malaking kasalanan at nadisiplina. Ngunit, mula ng oras na iyon, hanggang sa araw na nagtungo siya sa harapan ng Diyos, hindi na siya nakagawa ng kasalanan. Namuhay siya ng malinis. Kaya naman minamahal siya ng Diyos. At labis siyang ginamit ng Diyos. Mateo chapter 5 verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano pong ibig sabihin na makikita nila ang Diyos? Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ay hindi natin makikita ang Diyos sa pamamagitan ng ating physical na mga mata. Sinasabi po sa Biblia sa unang Juan 4:12, walang nakakita kailanman sa Diyos. Exodo 33:20, sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. Hindi natin makikita ang Diyos gamit ang mga mata ng katawan po na ito. Subalit, mayroong paraan upang makita ang Diyos. Bagaman hindi nakikita ang Diyos, subalit makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, sa Efeso chapter 1 verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Sa verse 19, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya. Sinasabi dito na yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Kapag ang mga mata ng ating puso ay naliwanagan, ay makikilala natin ang Diyos ng higit at higit pa. At lumalago ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya ang maunawaan ng salita ng Diyos ng higit at higit pa, ibig sabihin nakikita na ang Diyos. Nakikita sa pamamagitan ng mga mata ng ating puso. Kaya nga, sa mga awit, chapter 119, sa verse 18, sinabi, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay
sa kautusan mo. Buksan mo ang aking mga mata at ang mga mata ng aking puso upang paunti-unti maunawaan ko ang Panginoon at ang kanyang salita. Hindi ba natin nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia? Nakikilala natin ang banal na mundo sa pamamagitan po ng Biblia, hindi po ba? Maaari nating makita ang walang hanggang mundo, ang langit sa pamamagitan po ng Biblia. When I see Him as I enter the heaven, hope for. Ang langit ay maaaring malabong nakikita sa ating mga mata, subalit habang ang ating puso ay nagiging malapit sa Diyos, tiyak na ito po ay langit. At ito ay higit at higit pang nagiging malinaw. Ang larawan ng Diyos, ito po ay higit at higit pang nagiging malinaw. In a pure heart comes the spiritual light. Having achieved this heart, and so the eyes shall be bright. Kapag ang puso ay nagliwanag, ang mga mata rin ay nagliliwanag. Ang mga mata na nakakakita sa Diyos. Kaya nga, higit at higit pa. Kung titingnan po natin sa Juan chapter 14 sa verse 21, siyang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ang aking ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Kung iniingatan natin at susundin ang salita ng Panginoon, ang Diyos Ama ay iibigin ang taong iyon ng higit at ihahayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa taong iyon. Siya ay mahahayag ng higit at higit pa at ipapakilala ang kanyang sarili sa atin ng higit at higit pa. Alam niyo po ba ito? At makikita ang Panginoon ng higit at higit pang malinaw. Makikita natin ang Panginoon na hindi nakikita ng sanlibutan, na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao kapag ang mga mata ng ating puso ay nagliwanag. Kaya nga sa Mateo chapter 6 verse 22 hanggang 23, ang mata ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Kapag ang inyong mga mata ay maliwanag, kung gayon ang inyong puso ay maliwanag, at kapag ito ay malinaw at maliwanag, ang buhay ninyo ay magiging malinis. Ang buong katawan ay mapupuno po ng liwanag. Ibig sabihin na lumalakad na sa liwanag. Kaya sa Mateo chapter 5 verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi na po magtatagal bago tayo tumayo sa harapan ng Panginoon at tunay na magagawa nating makita siya sa pamamagitan ng mga matang ito. Kaya nga sa Apokalipsis sa chapter 22 sa verse 3 hanggang 4, sinasabi dito at makikita nila ang kanyang mukha. At sa 1 Corinto chapter 13 verse 12, ngunit pagkatapos ito ay makikita natin ang mukhaan. Makikita rin natin ang mukha ng Diyos na hinahangad nating makita. Kaya ngayon ay nakikita natin ang Diyos gamit ang mga mata ng ating puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakikita natin ang higit at higit pa. Habang ang inyong mga mata tungo sa Panginoon ay nagiging maliwanag, ang mundong ito ay nagiging higit at higit pang malayo. Alam niyo po ba ito? Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tayo ay nagiging higit at higit pang mulat sa mga salita, mga espiritual na salita. Yan po ang makikita ang Diyos. Makikita ang Diyos. Alam niyo po ba na kapag ang mga mata ng inyong puso ay nagdilim, hindi ninyo makikita ang Biblia kahit na tinitingnan niyo po ito? Tinitingnan niyo lang ito ng mabilisan, subalit hindi ninyo makikita ang Diyos. Hindi dapat na maging ganito, kaya nga mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang puso ng mga naligtas na Kristiyano ay dapat na maging malinis. Dapat tayong maging malinis, dalisay at banal upang tayo ay maging malapit sa Diyos at makita siya kung paanong nakikita tayo ng Diyos. Gaya po sa 1 Corinto, sa chapter 13 verse 12, sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos nito ay makikita nating mukhaan. Ngayon ay bahagi lamang ang nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. Tunay na makikita natin ang Panginoon. At ngayon, dapat natin siyang makita ng malinaw paunti-unti. At habang ginagawa natin ito, makikita natin ang ating maluwalhating Panginoon sa araw na siya ay dumating. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, umaasa po ako na magsisikap kayong mamuhay ng isang malinis na pamumuhay sa salita.
Hanggang dito na lamang po tayo. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, magpakailanman sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. At salamat po sa pagkakaloob sa amin ng iyong salita na mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Nais po namin na ang aming mga puso ay maging malinis at banal, dalisay sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo araw-araw. Kaya tulungan mo po kami na ang mga walang saysay na bagay ay mawala sa aming buhay at habang papalapit kami sa iyo na ata sumusunod, nagtitiwala sa iyo, tulungan mo po kami na maging ang mga mata ay maging maliwanag sa pamamagitan ng salita na makita namin ang Panginoon ng higit na malinaw. At tulungan mo po kami na ang aming mga puso ay huwag pabagsakin ng mga walang kabuluhang bagay na sa mundo. Sa sandaling panahon, sa iyong muling pagdating, kami na mayroong maluwalhating pag-asa na babaguhin at magiging katulad mo. Pakiusap, samahan mo po kami sa aming buhay at gabayan kami na linisin ang aming mga sarili gaya mo amang Diyos na banal. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.